So mga ka-farmers, kailangan natin maghanda ngayon kasi merong bagyo. So yan, makikita nyo, umuulan na. So malakas na yung ulan. So ang gagawin natin ngayon mga ka-farmers, kasi malapit na maubos yung bigas namin, is pupunta tayo sa rice mill at magpapagaling tayo, o yung magpamil ng rice. So isang sako lang ito, good for ilang days para meron tayong stock ng bigas. So kailangan nating magpundo ng bigas mga farmers, kasi para meron tayong makakain. So yan yung mga bigas natin na dadalhin doon. Hindi pa naman masyadong malakas yung ulan, so kailangan nating magmadali, baka lalakas na yung hangin at yung ulan. So let's go. Nandito na ako sa rice mill mga farmers. So dyan lalabas yung bigas. So natapos na ako magpamil. So ito, merong na nalagas na mga butil ng bigas. So pwede natin ito ipakain sa mga sisiw o mga manok mga farmers. Kaya kumuha ako dito kasi libre naman ito. So humihingi tayo at binibigay naman nila. So walang bayad ito mga farmers. So pwede natin ipakain ito sa ating mga manok o sisiw, o ihalo natin sa ating mixture ng feeds. Ayan. Tayo mga ka-farmers. So nakauwi na tayo mga ka-farmers. Ayan, malakas na yung ulan. So natapos na tayong magpa rice mill. So meron tayong nahingi doon na pwede nating gamitin patuka sa ating alagang sisiw o yung manok. So ito yung mga farmers. Yan, ito libre lang ito. So ito mga farmers, yan. So ang tawag dito mga farmers ay yung mga bigas na mga butil ng bigas na na yung pinong mga butil na bigas na natatagas doon sa gilid ng rice mill. So hindi naman ito mapapakinabangan, hindi naman ito mapapakain sa tao, hindi naman ito masasaing. So ang ginagawa dito mga farmers ay pinapakain lang sa sisiw o pwede din sa mga baboy. So yun, nakita ko kanina maraming ganito. So humingi tayo at binibigay naman nila, wala namang bayad ito. So libre lang ito mga ka-farmers. So ito, ihahalo natin ito sa pagkakain ng manok. So pwede na ito, meron na tayong libreng patuka ng ating manok. So yan. So ito mga ka-farmers, kukuha tayo ng mga mais dahil ito ay ipapakain natin sa ating mga alagang manok. So yan, pipili lang tayo na dito na madaling malubo para ipakain. So yan ang ating stock ng mais. So ito mga ka-farmers ay mais pa rin ito. So whole corn ito, binabad ko sa tubig. So naka-ferment ito, kung makikita nyo. Merong bumubula sa tubig. So yan ay nag-ongoing yung fermentation process. So 3 days yung nakababad sa tubig. So iiwanan muna natin dyan mga ka-farmers dahil ongoing yung yung fermentation. So yan, ito yung mga whole corn. Kita nyo, buong buo pa yung corn mga ka-farmers. So yan ang ihalo natin sa ibang grains natin, yung 7 kinds na grains na binaba din o naka-ferment. At ito naman yung 7 kinds na binabad natin or naka-ferment. May halo din itong whole corn.
So bali 3 kilos yung grains at 1 kilo yung whole corn na inihalo ko. So yan. So yun mga ka-farmers, nagbibigay tayo ng mga whole corn sa ating mga manok para hindi sila ginawin. So ang whole corn mga ka-farmers ay nagbibigay ng init sa kanilang katawan. So mas marami din itong sustansya kumpara doon sa crack corn. Kasi yung crack corn mga ka-farmers ay hindi na buo yung mga nutrients na nandun kasi nabibiyak yan at meron ding ibang mga parts ng corn. So yun ang nahahati yung mga nutrients na nandun sa crack corn kumpara doon sa whole corn na binibigay natin sa manok. So yun ang kahalagahan kung bakit tayo nagbibigay ng whole corn. So dahil tag-ulan mga ka-farmers, so malamig ang panahon, so kailangan talaga ng mga manok na hindi sila maginawan. So bibigyan sila natin ng whole corn at ito ang nagsisilbing pampainit sa kanilang katawan. So yun mga ka-farmers. So ito rin mga ka-farmers yung ating Rhode Island Reds. So 6 na piraso lang ito. So ito yung ating Rhode Island Red mga ka-farmer na rooster. So ang bigat. Siguro nasa mga 3 kilos ito pataas. So yan. Meron ding itlog dito mga ka-farmers. So dito nakabaon yung itlog nila.
So yun, kasi wala pa silang formal na pugaran, so wala pang pugaran dito. So dito sila nangingitlog. So kukunin lang natin ito. So ito, meron tayong dalawang itlog ng Rhode Island Reds. So ito yung patukan natin mamaya, mga ka-farmers. Yan, meron mga grains. At ito, may hinahalo akong whole corn. So same pa rin, nakababad pa rin yan, mga ka-farmers. Ito. So whole corn yan. Ito yung mga grains. So idadagdag natin dito is ito, yung pellets natin. So para yan mamayang hapon magpapakain tayo. So ito pala yung mga itlog na na-harvest natin ngayon araw. So yan yung mga itlog, mga ka-farmers. So lilinisan ko pa yan mamaya. At ito naman yung kahapon. So yan ang nakukuha na nating itlog sa ngayon. So nung una, konti pa lang yung nakuha nating mga itlog. Pero ngayon, medyo dumami na. So ayos talaga yung pagpapakain natin, mga ka-farmers.